Ating pag-aralan ang pagkasali ng kultura noong sinaunang panahon. Iba't ibang uri ng sining at panitikan ang nabuo noong sinaunang panahon. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang naipahayag ng mga Pilipino ang kanilang damdamin, paniniwala at mga karanasan. Naisalin din nila sa mga sumunod na henerasyon ang mayaman nilang kultura sa pamamagitan ng musika, awit, sayaw at panitikan. Ilan sa mga ito ay nananatiling bahagi ng modernong kultura ng Pilipinas. Musika at sayaw. May kaalaman ang mga sinaunang Pilipino sa paggamit ng instrumento at paglikha ng musika. Isinaliw nila ang musika sa kanilang pagkasayaw at iba pang gawain tulad ng pagkasaka at pag-aani, gayon din sa mahalagang pagdiriwang at ritual sa kanilang pamainan. Pag-aralan natin. Gangsa, isang uri ng tansunggong na ginagamit ng mga taga-cordillera. Kaleleng, ng mga bontok, pinatutunog gamit ang ilong. Tambuli, instrumento ng mga Tagalog na yari sa sungay ng Kalabaw. Dalot, ang dalot ay isang mahabang berso na binibigkas ng paawit sa pangaharana ng mga Ilocano sa kanilang iniirog. Ayeglo, katumbas ito ng dalot ng mga igorot. Mayaman din sa katutubong sayaw ang mga sinaunang Pilipino. Inspirasyon nila ang kalikasan tulad mga kilos ng hayop sa paggawa ng sayaw. Katulad na lamang ng tinikling, isang uri na sayaw na hango sa galaw ng ibong tikling. Pagdiwata, isang sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani. Sumunod ay ang pagtatanim at paggapas ng mga katagalugan. Pamulad isda, sayaw ng pagkapatuyo ng isda ng mga taga-Negros. Salitsid, sayaw ng panliligaw ng mga taga-Kalinga. At bangibang, isang sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga ipugaw.